Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at manonood. Miyerkules na naman, ikatatlo ng Mayo sa taong 2017. Kaya't muling nagbabalik ang DepEd Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan ng sangay ng kabanatuan. Ako po si Baby Jane Valderrama. At ako naman si Luis Gayachenza, makakasama nyo ngayong gabi upang maghatid ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa, proyekto at pangyayari sa sangay ng kabanatuan. Sa ating panel discussion ay makakapanayam natin ang dalawang punong guro at dalawang guro mula sa Kaalibangbangan Integrated School at Buliran Elementary School. Mula sa Kaalibangbangan Integrated School ay makakapiling natin sina Principal Tu Doris Ocampo kasama ang kanyang guro na si Maria Luisa Francisco. At mula naman sa Buliran Elementary School, makakatalastasan naman natin sina Principal Leila Pascual kasama ang kanyang guro na si Brian Ray Castillo. Pag-uusapan po natin sa segment na ito ang mga usapin sa nakaraang graduation ceremonies, offline balik eskwela at iba pang pangyayari at paghahanda sa nalalapit na muling pagbukas ng taong panuruan sa 5 ng Hunyo. Sa ating teleturuan naman ay tampok ngayong gabi ang unang module sa signaturang Araling Panlipunan para sa Season 8. Sa module pong ito ay makakasama natin bilang teacher presenter sina si Vina Marie Tesoro ng San Isidro Integrated School na tatalakay sa aralin tungkol sa pisikal na katangian ng Asya. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin, tunghayan na po natin ang hanay ng mga balita. Pamunuan ng VCES kasama ang punong barangay nagplano para sa Brigada Eskwela. Gender and Development Seminar ng mga guro ng Science High School is nagawa. God Internalization and Complementary Relationship of Men and Women in the Workplace, tema ng pagsasanay. Titulo ng lakhan ng PASA Top 2017 na sungkit ng isang kabanatuenyo. Camp Tinio Elementary School naghahanda na sa pasukan. Annual medical examination sa mga teaching at non-teaching personnel ng sangay sinimulan na kahapon. 3 araw na pagsasanay sa paggawa ng supplementary learning materials nagsimula kaninang umaga. Barkada Contra Droga Day inilunsad sa San Josef National High School. Bagong infomercial tungkol sa Barkada Contra Droga mapapanood na. At sa detalye ng mga balita, katuwang ang punong barangay ng Valle Cruz ay sinagawa ang pagpaplano noong Abril 21 sa panguna ng punong guro at mga guro ng paaralang elementarya ng Valle Cruz para sa mga ikakasang aktibidades sa susunod na taong panuruan. Nagpaunlak si Barangay Captain Eduardo Samonte nang anayahan siya ng punong guro isa ng VCES na si Ginang Estrelita Quiazon para sa pagpupulong dahong alas 10 ng umaga. Inilahad nila ang mga nakatakdang gawain, partikular na sa darating na Brigada Eskwela na magsisimula sa Mayo 15. Ayon kay Kapitan Samonte, bukas palad natutulong siya kasama ang kanyang mga kagawad sa mga nakatakdang gawaing pampaaralan. Idinagdag pa ni Samonte na siya ay voluntaryong magkakaloob ng mga balde, pintura sa paaralan na labis namang kinatuwa ng pamunuan ng paaralan dahil ayon sa mga guro ay makababawas ito sa personal na gastos nila sa paghahanda sa pagbukas ng eskwela. Maliban sa pagpupulong ay tinalakay din ang nakatakdang strategic planning at rest and recreation activities ng paaralan na nakatakdang ganapin sa Mayo 2. Kasama si Kapitan Samonte at ang SGC at GPTA officers ng paaralan. Ang ulat po ito ay hatid ni Loris Gay Atienza, DepEd Media Bureau member ng Valle Cruz Elementary School.
Para naman sa usaping pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, isinagawa nitong Abril 20 a 21 taong kasalukuyan ang Gender and Development Seminar or Training na ginanap sa audiovisual room ng paaralan na naglalayong higit na maging maganda ang samahan ng mga guro at kawani ng mataas na paaralang agham. Ang pagsasanay ay may temang God, Internalization and Complementary Relationship of Women and Men in the Workplace. Nahati sa dalawang araw ang nasabing gawain. Sa unang araw ay binigyang din ang layunin ng gawain at ang mga mahalagang bagay na masasakop nito bilang isang manggagawa sa iisang institusyon. Naging highlight sa panayam ang Republic Act 7192, Republic Act 7877 at Republic Act 9262 kung saan ang nilalaman nito ay tungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan at ang magagawa nila bilang bahagi ng lipunang kanilang ginagalawan. Ibinahagi ito ni Attorney Anita Chauhan na kasalukuyang Dean ng College of Law ng Wesleyan University, Philippines. Sa ikalawang araw naman ay nagkaroon ng mga gawain na patungkol sa kung paanong ang isang manggagawa ay makikisalamuha sa kanyang mga kasamahan. Sinamahan pa ito ng mga workshop na may kinalaman pa rin sa paglilingkod bilang manggagawa at kung ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na nangangailangan ng masusing pagdedesisyon. Ibinahagi naman ni naginang Ginoong RC Pararuan, Christian Formation Director ng College of Immaculate Conception, na naging bahagi rin ng palatuntunan si naginang Noliza Pararuan, School God Coordinator Dr. Jonas Silvia Reyes, Ginang Maria Minisa Cabual, Ginang Lady Ann Bayan at Ginoong Alberto Santos, Punong Guro 2 bilang chairman ng nasabing training. Naitala ang ulat na ito ni Helen Ricoco, DepEd Media Bureau member mula sa Science High School. Para naman sa usaping rampahan at pagandahan, napalundag sa tuwa ang mga delegado ng Rehiyon 3, partikular na ang mga kabanatuenyos nang ideklara si Ginoong Noel Aves Samson bilang 2017 lakan ng pasatap na ginanap sa lungsod ng Baguio noong nakaraang linggo. Si Samson ay guro mula sa Pagas Elementary School na kasama sa delegasyong dumalo sa taon ng pasatap o pambansang samahan ng mga taga-Masid at tagapagtaguyod ng Pilipino. 2 major awards ang kanyang napanalunan bukod sa titulo. Kabilang dito ang lakan na natatangi sa kasuotang kaswal at lakan na natatangi sa kasuotang barong na mas nagningning sa o nagpaningning sa gabi ng patimpalak. 7 makikisig na lakan mula sa iba pang rehiyon ng Pilipinas ang nagtunggalian upang makamit ang titulo kung kaya't ibinuhos lahat ni Samson ang kanyang mga nalalaman sa larangang pagrampa at pagdadala ng iba't ibang kasuotan. Nakamit ng kalahok mula sa rehiyon NCR ang second runner-up, samantalang nakamit naman ng Region 4A Calabarzon ang first runner-up. Matatandang hirap makakuha ng titulo ang Rehiyon 3 sa naturang patimpalak kung kaya't isang laksang ligaya ang dala ng nasabing tagumpay. Ang naturang gawain ay taon-taong sinasagawa ng mga guro at mga namumuno sa tagapag-ugnay sa Pilipino sa buong bansa. Ito rin ang pagkakataon na maipakita ng mga guro ang kanilang husay at galing sa larangan ng kakisigan. Inaasahan na mas magiging mahigpit ang pagpili ng mga susunod na kalahok sa lakan ng pasatap sa mga susunod na taon sa nakamit na tagumpay ni Ginoong Samson. Matatandang si Samson ay nagwagi na rin bilang Ginoong Valdepuente noong 2008 at Ginoong Kabanatuan 2009. Ang ulat po ito ay nakalap ni Cesar Ray Espiritu, DepEd Media Bureau member mula sa Kalibangbangan Integrated School. Sa iba pang mga balita, hindi pa man natatapos ang bakasyon ay puspusan na ang paghahanda ng County Elementary School sa darating na pasukan sa Hunyo 5. Patunay nito ang nakakasanang mga gawain sa Brigada Eskwela 2 linggo mula ngayon. Kahapon ay sinimulan na ang pamimigay ng mga imbitasyon sa mga grupong taunan ng nagbobolontaryo sa paggawa sa Brigada Eskwela ng paaralan. Natagubilinan na rin ng punong guro na si Ginang Melody Eden Montevergen ang mga kumiting magiging abala sa Brigada Eskwela. Upang madagdagan pa ang voluntarismo sa mga araw ng Brigada Eskwela, isinabay rin ang maagang enrollment o pagpapatala ng mga mag-aaral.
Samantala, hinihikayat naman ang lahat na tumulong rin sa Camtino Elementary School sa pamamagitan ng pagbibigay donasyon katulad ng mga pintura at mga kagamitang panlinis. Ang ulat na ito ay mula kay Alan David Valdez, DepEd Media Bureau Member mula sa Camtino Elementary School. Sa usaping pangkalusugan naman, nasa pangalawang araw na ngayon ang taon ng medical check-up ng mga teaching at non-teaching personnel ng sangay. Hanggang kaninang umaga ay mahaba pa rin ang pila ng mga gurong sasailalim sa medical check-up. Ang pagsusuring medikal ay alinsunod sa DEX Memorandum No. 184, Series of 1993, DEX Memorandum No. 500, Series of 1997, at Regional Memorandum No. 58, Series of 2003, upang pangalagaan ang kalusugan ng mga guro at kawanin ng kagawaran ng edukasyon. Ngayong taon, nakuha ng St. Clair Healthcare Center Incorporated ang pagsusuring medikal para sa mga guro at kawani na nagkakahalaga ng 430 piso. Kasama sa pagsusuri ang X-ray, ECG, blood sugar, triglycerides, cholesterol, uric acid, blood count, liver function test, kidney function test, at urinalysis. Upang maiwasan ng pagkakagulo sa hanay ng mga susuriin, hinati sa apat ang schedule. Kahapon, sinagawa ang sakop ng District 1, District 2, CID at SGOD sa Cabanatuan East Central School, habang kaninang maghapon naman ang District 3, District 4 at SDO sa Lazaro Francisco Integrated School. Ang ikatlong basyada para sa Districts 5, 6, and 7, 6, 7, and 8 ay nakatakdang ganapin bukas, Mayo 4, sa Mayapyap Integrated School, habang sa Biyernes naman, Mayo 5, ang District 9 at District 10 sa San Isidro Integrated School. Sa larangan naman ng kaunlarang pangkurikulum, sinimulan na kaninang umaga ang tatlong araw na puro babaeng pagsasanay sa paggawa ng supplementary learning materials sa buluwagan ng mga guro. Humigit kumulang 100 mga guro sa grade 1 and 2 ang dumalo sa naturang pagsasanay na tatagal hanggang Mayo 5. Binuo ang naturang pagsasanay ng Curriculum and Learning Management Division Learning Resource Management and Development System o CLMD-LRMDS sa pangunguna ni Tagamasid Pansangay Ever Samson bilang pagtugon sa kakulangan ng mga supplementary learning materials sa grades 1 and 2. Focus ng pagsasanay ang pagbuo ng supplementary learning materials sa araling panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao, English, Filipino, MAPE at MTB-MLE. Bago ang serye ng workshops na nakaschedule sa pangalawa at pangatlong araw, tatampukan muna ang unang araw ng mga panayam sa guidelines in developing print supplementary materials na ibabahagi ni Rachel Villamar ng Lazaro Francisco Integrated School. Susundan naman ito ng panayam sa Guidelines in Developing Non-Print Supplementary Learning Materials na ibabahagi ni Roger Vibsalenga ng Kalibangbangan Integrated School. Ang responsibilidad sa pamimili ng mga dadalo sa pagsasanay ay iniatang sa Subject Area Supervisors at sa mga Public Schools District Supervisors. Naitala ang ulat na ito ni Glenn Abigail Agustin ng D.S. Garcia Elementary School. Sa usapin kaugnay ng kampanya laban sa droga, lalo pang pinaigting ngayon ang programang Barkada Kontra Droga ng San Jose National High School Chapter sa paglulunsad ito ng BKD Day na may temang halina, sama ka, San Joseans, manguna, kapatid, kaibigan, kamag-aral. Sa pauna ng BKD SJNHS Student Chapter President na si Mark Jarrell Diaz, sa patnubay ng punong guro ng paaralan na si Dr. Leonora De Jesus at ng NDEP Coordinator na si Ginoong Ferdinand Jose at BKD Coordinator na si Ginoong Frank Edward Aquino, inilunsad ang iba't ibang aktibidades sa BKD Day upang mamulat ang mga kabataan sa mga mas makabuluhang gawain kaysa sa pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. Ang unang bahagi ng nasabing programa ay ang Color Fun Run na pinangunahan ni Police Superintendent Ponciano Savra ng PNP Cabanatuan kasama ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Cabanatuan. Sinundan ng Color Fun Run ang mga gawain sa loob ng paaralan
tulad ng mga board games na isa sa mga proyekto ng SSG upang magbigay ng makabuluhang pampalipas ng oras ng mga mag-aaral ng SJNHS. Nakilaok rin ang mga guro na siyang naging kalaban ng mga mag-aaral sa mga laro tulad ng World o World Factory, Scrabble at Jenga. Isinulong din ng Barkada Contra Droga Program ang pag-iwas sa droga sa pamamagitan ng sports kung saan nagkaroon ng mga volleyball exhibition games sa mga guro at piling mag-aaral ng San Josef National High School, maging ng isang Zumba fitness session na pinangunahan ng mga GPTA officers ng paaralan na kung saan ang lahat ay lumahok sa pagsasayaw. Pagdating naman sa talento tulad ng pag-awit, ginanap din ang BKD Video Kay Challenge na nilahukan ng mga mag-aaral at guro na naghandog ng iba't ibang awit sa buong maghapon ng programa. Maasang buong pamunuan ng BKD sa San Josef National High School Chapter na ang mga sinagawang programa ay magiging malaking tulong upang makaiwas ang mga kabataan sa problemang hatid ng mga droga sa ating lipunan. Ang ulat na ito ay naitala ni Jenna Fermin, DepEd Media Bureau member mula sa San Josef National High School. At para sa tampok na ulat, matutunghayan na ang isang bagong infomercial tungkol sa kampanya laban sa mga ipinagbabawal na gamot. Ang naturang infomercial ay orihinal na komposisyon at binuo ng mga mag-aaral mula sa San Josef National High School. Magiging regular na bahagi po ito ng DepEd Hour sa mga susunod pang edisyon. Panoorin po natin ang naturang infomercial. Iwasan natin ang droga at bisyo. Sabay-sabay natin ayusin ang mundo para sa pinabukasan mo. Kabataan, kilalanin ang iyong sarili. Kabataan, kilalanin ang bawat isa. Kabataan, ikaw ang maghusga sa buhay na bigay sa'yo. Ayusin natin ang mundo mapanukso. Iwasan natin ang droga at bisyo. Sabay-sabay natin ayusin ang mundo para sa kinabukasan mo. Kabataan, kilalanin ang iyong sarili. Kabataan, kilalanin ang bawat isa. Kabataan, ikaw ang mag-uusga sa buhay na bigay sa'yo. At yan ang mga balitang nakalap ng DepEd Media Bureau member. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala mula sa ating hinihingi.